Hello guys, so meron tayo dito isang pump na hindi gumagana. So i-on muna natin dito sa control niya. Ayan, pump number 1. Number 2. Saka itong pinakauna. Tingnan natin. Guys, hindi siya gumagana. Ito. Ito gumagana. Saka ito. So ito guys, hindi gumagana. Titingnan natin kung ano problema. So sa mga ganitong problema, karaniwan lang mga kapasitor. So kung kapasitor problema, so ipapakita ko sa inyo kung paano natin papalitan. Tingnan muna natin yung ikot ng propeller dito. Tingnan natin kung hindi stack up yung bearing nito. Para masigurado lang. So bubuksan natin to. So guys, bubuksan natin. Tingnan lang natin yung ano niya, propeller, kung hindi matigas ang ikot. Isa din kasi yung dahilan para hindi gumana yung ano. Ayan guys. So, madumi na lang. So, maluwang naman. Tingin ko walang problema yung bearing. So, tsaka hindi siya lang trip. Ibig sabihin walang shorted yung windings nito. Kasi kung may problema yung windings nito, magtitrip na yan dun sa control panel. Tsaka itong bearing niya, kung may problema din to, ganun din, magtitrip niya sa control panel. So, okay naman yung ikot ng propeller, tapos hindi yung trip. So, parang nakakasigurado na tayo na nasa capacitor yung problema. So, buksan natin to, titingnan natin yung capacitor. So ayun guys, ayun yung capacitor niya. Ang gagawin nyo, so wala ng power to ha. So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung capacitor. So hindi naman siya lumubo. So sa mga ganito, kailangan nyo ng tester to. Ngayon kung wala naman kayong tester, o di kayo marunong gumamit ng tester. So ang gagawin nyo siya, ang gagawin nyo, syempre na-check nila to, wala namang ano, hindi stack up, hindi nag-trip yung breaker. Ibig sabihin walang ground, walang shorted. So pwedeng testing nyo muna, palitan nyo agad ng capacitor kung wala kayong tester. So kung kumana, so ayun, makikita nyo kung capacitor lang yung problema. So ganito, tatanggalin natin, i-test ko yung capacitor kasi may tester tayo. Ito guys, tinanggal ko na, so tester rin natin. So may replacement ako rito. Itong capacitor na to, 16U. Pag tinester natin, so digital gamit natin, dapat nasa 16 o malapit sa 16. Hindi siya magkalayo. So itest natin. Guys, meron tayong itest natin itong capacitor, 16 microfarad. So may digital meter tayo dito, set natin sa capacitance mode. Ayan. Ayan, capacitance. Ayan. So dito lang itest yan, dalawang ano niya, terminal. So dapat 16 ang makuha natin dito. Ito yung sa luma. So ayan. So 4.6 lang. Kita ba? 4.6 lang yung value. Ibig sabihin change value na siya. Bumaba yung value ng capacitor. So weak na siya. So weak na siya. Hindi niya na kayang iikot yung ano, motor. Yung ano niya, rotor. So papalitan natin siya ng bago. So meron akong bago rito. Ito. So 16 microfarad din to. 16. Kita ba? 16 microfarad. So ito, check natin to, no? Papakita ko sa inyo kung ilan actual value niya. So ganoon sa dalawang ano na to, dalawang terminal. Then guys, 16.3. So ayan yung value dapat na makukuha natin kapag 16 microfarad yung specs ng capacitor. So ibig sabihin, ito yung bago na ipapalit natin. So kakapit na natin guys, dalawang terminal lang naman to, kahit saan dito. Pero huwag mo lang pagsamahin dito ha, itong magkabilang terminal, hindi dito. Itong magkabilang terminal. So dalawang ano naman yan. Dito naman sa kabila yan, isa.
So, ayos nyo lang. Takpan natin. That's it. So ayun guys, nakabit ko na. So i-testing natin. So itong bearing niya okay naman. So testing na natin. So ayun guys, i-switch na ko na. So ayun guys, tumana na. Siguro problema yan. So ganoon lang guys, pag wala kayong o pan-tester sa ano sa capacitor, check nyo lang yung ikot ng propeller kung maluwang, tsaka di naman sa breaker sabihin walang problema yung motor. So karaniwang lang nasisira dito yung capacitor, so palitan nyo lang kagad testing pag gumana, so capacitor ang may tama. So guys, ayun lang for today at salamat sa panonood and God bless.